Okay guys, ngayon ang sishare ko sa inyo dahil naka-quarantine naman kami dito sa Baguio is sa listening. Try natin ang technique ng listening. Sandali lang at ipitin natin itong audio natin. Pagpasensyaan nyo na. Okay. 21번. Ayan, number 21. 수민 씨. 어제 부탁한 사전 가져왔어요? 네, 여기 있어요. 고마워요. 언제 돌려주면 돼요? 저는 사전이 하나 더 있으니까 천천히 주세요. 다시 들으십시오. 수민 씨, 어제 부탁한 사전 가져왔어요? 네, 여기 있어요. 고마워요. 언제 돌려주면 돼요? 저는 사전이 하나 더 있으니까 천천히 주세요. Okay, so sa conversation nila, ang technique dito, sa conversation, ang nagtatanong ay yung lalaki. So, ang sasagot sa kanya ay yung babae. So, itong mga choices natin, namja, namja, yoja, yoja. So, dahil ang nagtatanong ay yung lalaki, eliminate natin itong lalaki. So, tatanggalin natin ito. At tatanggalin natin itong dalawa. Okay, ang tututukan natin yon is yung sumagot yung babae. Yoja nan, sajo nan, tulyo, joryo, go, it's wasamida. Or yojanan namjaege sa journal bilyo jotsam nila. So ang pinag-usapan nila, ang conversation nila, sabi ng lalaki is, Sumishi, dala mo ba yung dictionary na sinasabi mo kahapon? Sabi naman nitong babae is, oo, dala ko nandito sa akin ngayon. So sabi ang sabi nitong lalaki, kailan ko dapat na ibalik? Is sabi nung babae is, take your time dahil mayroon pa naman akong isa na dictionary. So, ang titingnan natin dito is ito ang nagiging sagot kasi ito ang choices natin dito. Yoja at yoja. So, ito ang kukulin natin kasi ang nilalaman nito, yan, ang nilalaman niyan is yung babae ay nagpahiram ng dictionary sa lalaki. Yo, bilyo, yo, utsunida. Kasi tinatanong ng lalaki sa conversation kung dala mo ba yung sinasabi mo na dictionary kahapon, no, dala ko. Kasi hindi pwede na itong si Namjanan sa journal Hanado, itong lalaki ay bumili ng isa pa. One more na dictionary. Hindi. He bought. Hindi yun ang nilalaman. Yojanan sa journal Toljojo Yogo Wasamida. So hindi rin ito ang nilalaman. At lalong hindi na rin ito ang nilalaman dahil lang sabi niya, so yung lalaki ay binilhan niya ng dictionary yung babae. Okay, ulitin ko yung conversation. So, ang nagtatanong ay lalaki. So, i-eliminate ko yung sa lalaki. Namja, namja, at sayo dya ako tumudok. Tingnan natin ulit. Ulitin ko yung listening niya. Open. Oops, iba ito. Sandali lang. Ito, number 21. 21번. Ayan. 수민 씨, 어제 부탁한 사전 가져왔어요? Ayan. 수민 씨, 이용 그 yung sinasabi mong dictionary ay dala mo ba? 네, 여기 있어요. Yes, here it is. 고마워요. Thank you. 언제 돌려주면 돼요? 저는 사전이 하나 더 있으니까. 메론 나 고밤 이상 dictionary 사비 좀 봐봐요. 천천히 주세요. So slowly. 나 봐봐요. 다시 들으십시오. 수민 씨. 어제 부탁한 사전 가져왔어요? 네, 여기 있어요. 고마워요. 언제 돌려주면 돼요?
저는 사전이 하나 더 있으니까 천천히 주세요. 이런 yung conversation nila. Itong babae ay nagpahiram ng dictionary sa lalaki. Itong conversation nila. So kaya ko napadali dahil ang speaker dito is yung ang speaker dito sa atin na number 21 is yung man. Lalaki. Kaya tinanggal ko na itong panlalaki at tinutukan ko yung sa pambabae. Try nga natin kung applicable sa number 22. Number 22 tayo. 22번. 어서 오세요. 바바이 어떻게 오셨어요? 다음 달부터 태권도 수업을 받고 싶은데요. 전에 태권도를 배운 적이 있으세요? 두 달 정도 배운 적이 있지만 잘 못해요. 다시 들으십시오. 어, 해봐요. 이거는 ang clue natin dito, ang speaker dito sa number 22, ang speaker is woman, yung babae. Siya ang unang nagipag-usap sa lalaki. Samantalang sa taas, yung lalaki ang unang nagsalita sa babae. Dito, yung babae ang unang nagsalita sa lalaki. So, tatanggalin ko na itong si babae. Kasi siya ang speaker. So, ang tututukan ko, itong sa lalaki. Okay. Ulitin natin yung conversation nila. 22번. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 다음 달부터 태권도 수업을 받고 싶은데요. 전에 태권도를 배운 적이 있으세요? 두 달 정도 배운 적이 있지만 잘 못해요. 다시 들으십시오. 오케이, 디토. 파킹간 ulit natin. 한 pinag-usapan nila dito. 띵난 natin yung speaker na babae. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 다음 달부터 태권도 수업을 받고 싶은데요. So, 다음 달부터 from next month, gusto pa nitong lalaki na mag-aral ng class ng taekwondo. Yun ang script ng lalaki. 전에 태권도를 배운 적이 있으세요? 'Di ba nag-aral ka na noon ng taekwondo? Sabi nito, babae. 두 달 정도 배운 적이 있지만 잘 못해요. 다른 번만 나오고 나가는 당태 권도 아이 꼬파랑 꼬랑 잘 못해요. 근데 빠 아까 마가린 사비는 또 올라가게. 3번. 오케이. So 'yun ang conversation nila. Kung titingnan natin yung Yoja ang speaker, so tinanggal ko siya. So kung titingnan natin dito, ang pinag-uusapan nila is itong number 2. Yan. Gusto pa ng lalaki na mag-aral ng taekwondo dahil yung 2 months na pag-aaral niya daw ay kulang pa, hindi pa siya ganong magaling. Chal Moteo, hindi siya pa ganong magaling. Ito ang tamang sagot kasi kung kukunin natin itong number 1, namdyan ng taekwondo rin, Mothamida. O hindi siya magaling. Tama, pero ang gusto pa niyang mag-aral, ito yung tinutukoy nila. Kung itong number 3 kasi, Yojanan ng Jayege Taekwondoral Karachiot Samnita. So, itong babae ay nagtinuturoan niya itong lalaki ng Taekwondo. Hindi rin yun ang nilalaman nito. Dito naman na Yojanan ng Jawa, yung lalaki at yung babae ay kachi together na nag-aaral ng Taekwondo. So, hindi rin yun. So, para napadali yung sa listening, halimbawa sa CBT, yung speaker, ang titingnan ninyo kung sino yung speaker, siya ang tinatanggal ko. So, pwede nyong itry. So, ito ang tamang answer dito. Pwede nyo, yun ang answer dito. Ganun ang style ko sa listening. Kung sino yung speaker, siya ang tinatanggal ko yung part niya sa choices at sa kausap niya, doon ako tumututok ng kukunin kong sagot. Okay, hopefully na nakatulong ito sa inyo sa listening at gagawa pa ito ng ibang videos.
Tungkol sa bagong subscriber ko dyan na nagsabi sa akin na ang gulo-gulo ko na magbigay ng tips ay pasensya ka na po kung yun na yung naabutan mo na video ko is okay lang po na hindi ka mag-follow sa akin at kahit hindi ka po mag-subscribe. Kasi alam ko naman po na basher ka, hindi ka talaga willing matuto kundi ikaw ay willing makipag-away. So hindi po ako nagkikipag-away dito. Ang gusto ko lang ay mag-share ng kalaman ko. So wag ka na pong mag-follow sa mga videos ko. Ganun lang po kada kasimple yon dahil wala namang mawawala sa akin. At sa mga subscribers ko, wag po makalimutan mag-share. At sana po ay marami tayong matutulungan sa mga magtitig na exam. Maraming salamat muli.